my channel. Woo! For today's video is another Boodle haul. Kaya sobrang excited na naman ako since malapit na ang 99 sale. Bagay na bagay ito sa inyo. And for as low as 12 pesos, may mabibili kayo dito sa ibubudol ko. And this time, I'll be focusing lang sa nails or yung mga pampaganda ek-ek na yan. And dito guys, sa video na to, isahatiin ko siya into two parts. So first part is whole video and then the second part is yung tutorial video natin kung paano ko ginawa itong nails ko ngayon, yung nakikita nyong ganyan. And sobrang excited na ako, kaya wag na natin pahabain yung intro. So if you guys are excited to see kung ano yung ibubudol ko this time with you guys, just continue watching. Again, lahat ng product links na isa-share ko sa inyo is nasa description box. So, i-check nyo na lang din yun. So, para sa first boodle ko, umpisahan ko na dito since siya lang naman yung naiiba, which gamit-gamit ko na siya sa mata ko, is from Kiehl's New York. This one is yung code nito, is yung KFLD03. Ito yung gamit ko ngayon sa eyelashes ko, which looks super duper natural. And ang maganda kasi dito sa lashes na to, kaya gusto ko siyang i-share sa inyo. It's very, very lightweight. Like, pwede mo siyang gamitin for everyday use. Kasi katulad ko, nag-work na ako sa corporate world. And may mga times kasi talaga na gusto mo magmukhang bongga yung mukha mo. Kasi diba, iba talaga ang dating kapag maganda yung false eyelashes mo. Kasi katulad ko, hindi naman ganun kapal yung lashes ko, kaya lagi talaga ako nagpo-falsies. Kung di man ako nagpo-falsies, nagpapakabit ako ng eyelash extensions, which is medyo hassle siya kasi mahirap maghilamos. But unlike sa mga false eyelashes, ikakabit mo lang siya, pwede mo siya tanggalin anytime. And dito kasi, kaya gusto ko din siya i-share sa inyo kasi it looks so natural, it's very lightweight and comfortable to wear, like parang wala kang suot na lashes. Kasi maganda rin dito, yung lashes itself is human hair-like siya. And meron din silang discount, this 99 sale. So, sulitin nyo na. Kasi it's very, very worth it. Tapos, 2 sets na siya ng eyelashes. So, again, yung product link na to, guys, is ilalagay ko na lang siya sa description box. So, i-check nyo na lang. Like, super, duper worth it na to. I highly, highly recommend. First thing i-share ko sa inyo, since siya yung pinaka-star dito sa show na to. Sa show talaga. So, whole video na to is itong UV LED nail lamp natin. So, actually, set to nung nabili ko. So, meron na siyang lamp. Then, meron na rin siyang set of fake nails. Then, meron na rin siyang kasamang glue. So, itong tatlong to, parang below 200 pesos lang ata to. And it's very, very worth it. Sobrang, sobrang effective siya. And it really works. So, yeah. Ito talaga yung pinakakailangan nyo dito. Actually, kahit ito nga lang yung bilhin nyo, itong set na to, okay na talaga para dito sa tutorial natin later. Ito, it's up to you kung gusto nyo lang siyang bilhin, pero magagamit mo talaga siya if gumagamit ka ng mga nail extensions. Kasi di ba may mga nail extensions na sobrang haba and minsan hindi siya kaya doon sa nail cutter. So, may specific na nail cutter for it. So, ito siya. Ganito yung itsura niya. Kala mo yung panggupit ng kuko ng pets. Pero yun, pang fake nail talaga siya. For example, nahabaan ka dito katulad niyan, masyado siyang mahaba. Pwede mong ipasok yung kuko mo dito. Like, as you can see, ganyan yung itsura niya. Ipapasok mo lang kuko mo, tas pwede mo na siyang i-cut. Like, ganyan. Sample ko sa inyo, guys, ah. See? Ganun lang kadali mag-cut nung nails. Minsan, di ba, ang OA talaga nung haba ng mga fake nails. So, yun. Kailangan mo talaga to. Kasi minsan, pag sa nail cutter, hindi ganun ka-smooth tapos nababasag yung nail extensions mo. So, dito, kita talaga siya for it sa nail extension. And of course, bumili rin ako ng fake nails. Kasi, syempre, kulang yung kasama dun sa set nga. Bumili rin ako separate nung fake nails, which is this one. Ito, 120 pieces na siya. May mga different kinds din siya, pero I decided to go for this one. So, sobrang dali lang din na to gamitin. Like, ipifit mo lang siya sa kuko mo kung ano yung magpifit. Tapos, nabawa, for this one, ito, yung napili mo, kunwari, pwede mo na siya tanggalin ng ganyan lang. Sobrang dali niya lang din gamitin. So, this one is 50 pesos lang siya. Tapos, you get 120 pieces na of fake nails. And for sure, may magkakasya talaga sa inyo dito since madami nga siyang sizes. Hindi ka limited into ilang sizes lang. Kasi, di ba, may mga
fake nails na bilang lang yung sizes. So, compared to this one, ayan, ganyan siya kadami, guys. Ganyan kadami yung sizes. So, for sure, may magkakasya talaga sa inyo dito. So, binili ko is, of course, feeling ko kasi makukulangan ako sa glue. So, bumili din ako separately ng glue. Pero, this time, ang pinili ko is yung tube type. So, dito, guys, 75 pesos each lang to. Sobrang mura. And dito, guys, it's very, very worth it. Sobrang tipid na itong gamitin. And a little goes a long way. Sobrang effective nito. Later, I will show you kung gaano siya ka-effective as a glue dun sa nail extension nyo. Sobrang-sobrang worth it din to. Sobra-sobra to, guys. As in, sa buong nails ko, sobrang worth it na yung isang piraso nito. Pero, syempre, kailangan natin mag-extra para hindi rin sayang yung shipping. So, next na i-share ko sa inyo is ito. Hindi naman siya mandatory. It's up to you kung gusto mo bumili. Kung meron ka na nito, hindi mo na siya kailangan bilhin. Which is a nail file. So, ganito itsura niya, guys. This one is 20 pesos lang ata or 15 pesos. So, ganyan itsura niya. All sides, magagamit mo kasi lahat talaga sila is file. So, since wala kasi ako nito, kaya lang ako bumili. Pero, it's very, very worth it. And magagamit mo talaga to dito sa tutorial na gagawin ko. Kasi, ito talaga yung pinakakailangan mo para kumapit talaga yung nail extension sa kuko mo. Even yung nail polish, para kumapit siya, kailangan mo talaga to. So, yeah, I highly, highly recommend this one as well. And maganda yung shape nito kasi, yon saktong-sakto siya. Parang kahit sa ang side, magagamit mo talaga siya. The next na i-share ko sa inyo is, ito actually, freebie lang to dun sa mga product na share ko sa inyo a while ago. Pero may kanya-kanya din silang link. So, it's up to you kung gusto niyo yung mga ganito. Pero, since hindi pa ako marunong gumamit ng mga ganito, hindi ko pa siya mapapakita sa tutorial sa inyo. Pero, ayan, share ko lang itong mga to. Ito yung mga parang stickers na pwede mong i-dikit dun sa nail polish mo para magkaroon siya ng design if hindi kayo marunong mag-paint. Though, hindi ko pa kasi ito na-try. So, hindi ko rin alam paano pa siya gamitin. Pero, may kanya-kanya din link tong mga to. So, ilalagay ko na lang siya sa description box in case man na gusto niyo rin yung mga ganito. Ang last na i-share ko sa inyo, guys, ito, promise, super duper worth it. Ito yung sinasabi ko sa inyo, for as low as 12 pesos may mabibili kayo, which is yung mga nail polish. So first thing i-share ko sa inyo is yung base. So ito siya, guys. Ito kailangan mo talaga to, guys, kasi medyo matapang yung glue na gagamitin mo, tapos susunugin mo pa siya with LED lamp. So I really recommend na mag apply kayo ng base coat bago nyo gawin yung tutorial later kasi iba yung tapang talaga nung glue na feel ko din kasi talaga siya. So, kailangan mo tong base coat. So, transparent lang naman to. Tapos, para siyang medyo ma-oily. So, pwede mo siyang ilagpas dun sa kuko mo or sa daliri mo para at least protected din yung outer layer ng kuko mo. So, next naman na i-share ko sa inyo is yung top coats, which is ganito rin siya. Actually, isa lang yung itsura nilang. Difference lang is yung dito sa nakasulat dito. So, this one is transparent din siya, of course. And may mga gel polish kasi na matte yung finish. So, if hindi mo bet yung mga matte finish, yon, pwede ka maglagay nitong top coat. And if mga yung mga glitters, may mga texture yung nail polish mo, I really do recommend this one as well. Kailangan mo talaga siya lagyan ng top coat para hindi siya nababakbak or hindi siya nasisira. So, i-share ko sa inyo is mga nail polish na. So, yung mga in-order ko is si number 15, number 5, number 16, and si number 42. So, ang ginamit ko doon sa tutorial, dito ang ginamit ko si number 15, and then dito si number 16. Makikita niyo yung difference niyan. Tapos, si 42 naman yung ginamit ko para doon sa glitters, which is this one. So, ayan. Ito si 42, ito si 16, and ito si 15. Diba? Iba-iba sila. Pero, same prices lang din naman sila. Ako, I really do recommend si number 42 para dito sa ring finger. Basta yung dito sa finger na to. Bagay siyang pang accent. And then, I also recommend si number 16, number 15. Si number 5, hindi ko pa siya natatry. Pero, napansin ko, medyo dark yung kulay niya compared sa 15 and si 16. So, if natural nails lang, yung nail polish ang gusto mo, go for 16, which is
Ayan, ito yung nasa nails ko, si 16 at saka si 15. So, itong mga to guys is gel polish na sila. Diba, for the price of 12 pesos or 16 pesos, meron ka ng gel polish. Yun nga lang, maliit lang sila. So, mga ilang gamitan lang, ubos na sila. Pero for me, pabor yung ganun. Kasi diba, may mga times na kapag masyadong malaki yung gel polish mo or yung nail polish mo, natutuyo lang sila since hindi mo naman sila parating nagagamit. So, dito wala naman akong problem sa size niya since yun, kaya niya naman yung buong kuko ko. So, yeah, I really do recommend. So, yeah, yun na lahat ng products na nabili ko sa Shopee na which is magagamit nyo dito sa tutorial na to. So, ngayon, isa-share ko na sa inyo yung tutorial kung paano ko ginawa tong fake nails ko. First step is hahanapin natin yung perfect size na mag-fit dun sa nails natin para at least tuloy-tuloy din tayo later. And then the second one is kupitin natin yung kuko natin. Kailangan sagad na sagad talaga siya para pag dinikit natin, hindi obvious na fake yung nails mo. And then after nun is in-nail file din natin siya kasi mas okay na mas magaspang kasi mas kakapit yung fake nail natin later. And then next step is maglalagay na tayo ng base coat. Guys, ito yung pinaka-importante dito sa step na to kasi ito yung magiging protective layer natin. So, dito medyo ma-oily yung finish niya. Okay lang din kung makapal yung ma-apply nyo. Kung makapal nga yan, guys, mas maganda kasi mas protected talaga yung nails mo. Then after nun guys, is papatuyin na natin siya gamit yung UV LED lamp. And kusang namamatay ito guys, may timer talaga siya kaya hindi nyo na siya kailangan orasan pa. Then, next step na natin is magdidikit na tayo ng fake nails natin. So, yung ginamit ko is yung tube type na glue kasi mas madalas since wala naman akong brush. So, dito, tansya-tansya lang din. Basta, kontian nyo lang yung amount nyo and then i-prepress nyo lang na maigi yung fake nail. Basta, importante dito, malagyan nyo ng glue lahat, walang gap, walang bubbles. Mapapansin nyo, medyo lumalagpas-lagpas ako. Okay lang yan guys, kasi matatanggal din naman natin siya. And then after nun, kapag nalagyan nyo na lahat ng kuko nyo, is pwede nyo na siya patuyuin gamit yung UV LED lamp. So again, antayin nyo lang siya matapos-tapos. Ayan na guys, ito na yung fake nail natin. So again, repeat lang yung step sa other hand nyo or sa other nails nyo. So sobrang dali lang na to guys. And again, tansya-tansya lang. Wala naman specific amount talaga dito guys. Nasa sa inyo lang talaga siya. O diba, sobrang dali lang talaga nito guys. Kahit kailang mag-isa, kayang kaya niya itong gawin. Hindi kailangan maging professional dito. And yung glue guys, medyo malagkit siya. So para ma-remove mo siya, kailangan magumamit ng isopropyl alcohol. Ilarab mo lang siya. Tapos dito guys, nag-nail file lang ako ulit. Since may mga edges kasi na matutulis at magagaspang. So kailangan natin siya i-nail file. So once you're done, is ganito na yung itsura niya guys. So now, let's move on to the fun part, which is mag-apply na tayo ng nail polish. So dito ang napili kong i-apply is number 16. So dito guys, is nasa sa inyo lang din siya gaano kakapal. So dito, first coating pa lang yung pinapakita ko. And sobrang favorite ko tong number 42. Sobrang lakas ng dating na to. And once you're done applying your first coating is pwede mo siya patuyuin gamit ulit yung UV LED lamp natin. So again, naantayin lang natin siyang matuyo. And kusa ulit din mamamatay guys. Basta ang timer nito is 60 seconds. So, eto na yung finished product. O, diba? Sobrang dali lang. Actually, dito, naka 2 coatings ako. Kaya naging ganyan na yung kulay niya. Pero, grabe guys. Akala mo nagpasalon. Pero, DIY lang talaga yan. So, yeah. Yun na lahat nung boodle ko. And, ganun lang din siya kadali gawin. Sana nakatulong tong tutorial na to guys. And I hope nag-enjoy kayo kasi kahit ako nag-enjoy ako. Malamang hindi lang ito yung unang beses na gagawin ko to kasi sobrang laking tipid din kapag nagdi-DIY kasi yun nga sa mall kasi or sa labas kasi sa mga spa magkano yung magpanel extensions like kung maabot siya ng 1,000, 1,500, mga ganun yung price niya. Pero dito guys, for the price of 500 pesos, kompleto na yung set mo and sobra-sobra pa siya. So pwedeng-pwede mo siyang ulitin in case man na may nasira or may natanggal, pwedeng-pwede mo siyang gawin ulit. Kaya sobrang worth it din talaga to. Gustong-gusto ko siyang i-share sa inyo. So again, lahat ng mga product links is nasa description box. So yeah, that's it for today's video. Sana na
nag-enjoy kayo and sana nakatulong tong video na to. And if it do, don't forget to give this video a thumbs up. And of course, kung bago ka lang doon dito sa channel ko, mag-subscribe ka na and click mo na rin yung bell button besides it. Para sa ganun, ma-notify ka every time na may bago akong upload. So that's it for today's video. Thank you guys for watching and I hope to see you guys again next time. Bye!